Ang daming naloka sa trailer ng Re-Virginized ni Sharon Cuneta. Ibang-iba nga na megastar ang nakita nila. Mga eksena, salita, na never ginawa ni Shawi sa mga pelikula niya noon. At maliit na parte pa lang yun ng pelikula ni Daryl Yap, kaya siguradong mas maraming mababaliw kapag napanood na ang pelikula. Pero, ramdam na ramdam mo nga ang tema ng pelikula, na tungkol sa isang babaeng inilaan ang buhay niya sa isang lalaki, pero iniwan din siya. Ang nangyari nga raw kasi ay pinakasalan lang si babae dahil nabuntis. Si Albert Martinez ang gumanap na jowa na nang iwan kay Sharon. At tungkol din ito sa isang babae na natauhan, na mula sa pag-iintindi ng mga tao sa paligid niya, naisip niyang mas tama na ang sarili muna ang mahalin at isipin niya. At doon nga pumasok ang pagpapaligaya ni Sharon Carmela sa sarili niya. Sumama sa mga inaanak na nagliwaliw sa isang party sa dagat. Kaloka ang eksena na umihi siya sa buhangin, at nasa likod lang niya si Marco gumabaw. Kaya lokang loka siya. Shit, ang bastos. Reaksyon ni Sharon nang makita niya si Marco sa likod niya na topless at pulang shorts lang ang suot. Bastos. Ang gwapo oh, kasunod na chika ni Sharon na kinikilig kay Marco. Tinalakay rin ang tawag sa isang babae na tulad ni Sharon, na kung sa English nga ay MILF, Mom I'd Love to Fuck, sa Tagalog ay NNPK, na ang ibig sabihin ay nanay na pwedeng kantot. Sino naman ang nagsabi sa inyo na gusto kong magpakantot? Sino naman ang nagsabi sa inyo na gusto kong magpakantot? Hirit ni Sharon. Sa dulo ng trailer, mas maluloka ka sa mga eksena ni Sharon. Bukod sa body shot kay Marco, may eksena rin si Marco na kumambiyo, o hinawakan niya ang note niya sa harap mismo ni Sharon. At ang reaksyon ni Sharon. Ang laki ng titi niya. Kaloka, diba? Hahaha. Well, ano kaya ang reaksyon ni Senador Kiko Pangilinan kapag napanood na niya ang pelikulang Re-Virginized? For sure, tatawa lang siya ng tatawa. Diba nga, sa story conference pa lang noon, sinabi na ni Sharon na noong malaman ng mga anak niya ang movie, ang role niya, natawa lang ang mga ito. Anyway, makikita rin syempre ang husay ni Sharon sa pag-arte, lalo na sa mga eksena na nag-i-emote siya, na binalikan niya ang mga pangako sa kanya ng lalaki, na kesyo sabay silang tutuparin ang mga pangarap nila, sabay silang tatanda, pero hindi nga natupad, dahil iniwan siya nito para sa ibang babae. Sa Viva Max nga pala mapapanood ang Re-Virginized, na kung saan kasama rin sa movie si Rosanna Roses.